Ganito po, ang trabaho ko naman ipakita ho sa inyo kung gano'ng kagandang opportunity ito. Yun nga lang, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. Agree? Karamihan ng tao, pag inaalok mo ng business, ang daming perspective po yan. Pag inaalok mo ng business, ang daming nasa isip po yan. Hindi ka agad nakakapag-decide ng tao pag aalok mo ng business. Totoo po ba? And karamihan kasi ng tao, hindi po business-oriented, karamihan po ay career-oriented. So iba po yung mindsetting po. Kaya sabihin na natin maganda yung product, bibili ka ng product, nagustuhan mo yung product, pero yung totoo, paglabas mo dito, maaaring hindi ka decided na gawin yung negosyo. Kasi nga, hindi po business-oriented ang tao. Pero para makapag-decision ho kayo, gusto ko ipakita ho sa inyo kung gaano baka potential tong negosyong ito, tutulungan ko po kayo. Alam niyo po, mas maganda na yung may pinanghawakan ka kaysa namang wala. Malay mo, pagdating ng panahon, nagplano ka mag-business, at least mas maganda nang handa ka kaysa namang hindi handa. Tama po ba? Mas maganda na may magnegosyo kang may alam ka kaysa namang wala. Eh, ang totoo, marami pong pumapasok sa negosyo walang alam. Dahil ang totoo, wala naman nagtuturo sa kanila. And good news po, kung sakasakaling mag-decide kang pumasok sa business, mas maganda yung prepare kaysa naman hindi. Kasi bakit? Ang laki ng perang itatapon mo pag hindi ka prepare. Agree? So ngayon, para mas maganda ang usapan ho natin, para makarelate kayo dun sa pag-uusapan ho natin, ang maganda dito sa product ho natin, ang involved ito. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, ito pa pinag-usapan kanina. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, magandang bang business ang health? Kung iisipin nyo, parang ang daling isipin, pero ang totoo, at the back of your mind, hindi ka sigurado kung potential ba talagang negosyong ito. Kung maganda ba talagang negosyong health. Parang medyo madaling sagutin, pero sa likod ng isip mo, hindi ka sigurado kung talagang magandang negosyo ang health. Okay, para mas maganda ang usapan, peg health ang pinag-uusapan, dalawa lang po ang involved. Tao saka hayop. Tanong, meron pa bang ibang involved? Meron po ba ditong alien? Wala naman. So, pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang involved. Ulitin ko, tao saka hayop. So, since tao po kayo lahat nito, pag-usapan natin tao, okay lang po ba yun? Buti naman. Okay. Tingnan ho natin ha, kung tatanungin ko po kayo, importante po ba sa tao ang health? Yes. O sobrang importante? Alam niyo kung bakit ko tinanong? Simple, pag tinanggal ko ang tao, may health? O pag tinanggal ko health, may tao? Ulitin kong tanong, importante po ba sa tao ang health? O sobrang importante? O pansinin niyo po ito ha, kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin po niyan? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo dahil ang business mo eto. Kaya tanong ko kayo kanina kung maganda ba talagang negosyo ang health, kung potential ba to. Alam niyo kung bakit? Maraming negosyo po sa buong mundo na hindi po importante sa tao, pero tumatakbo. Gusto mo patunayan ko? Nakakita na po ba kayo ng Tamtax? Nakarinig na ng Tamtax? Nakagamit na ng Tamtax? Ang Tamtax po ba nininegosyo? Kung ang Tamtax nininegosyo, importante po ba sa tao ang Tamtax? Importante sa tao ang Tamtax? Ito tanong, kaya mo bang mabuhay na walang Tamtax? Yes. O, ulitin kong tanong, importante ba sa'yo ang Tamtax? Eh, kaya mo nga mabuhay eh. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-importante sa'yo yung Tamtax dahil kaya mo mabuhay kahit walang Tamtax. O, pansinin mo to, kung yung Tamtax na hindi importante sa tao, pero yung may-ari ng Tamtax o pagawa ng Tamtax, ay sobrang yaman, tumatakbo kahit hindi importante, eh di mas lalo yung business mo na importante sa tao. Ako niya idea? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang health? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang Tamtax? Siguradong tatakbo business mo. Dahil hindi po kaya mabuhay ng tao na walang? O para mas maganda uusapan, pag tao ang pinag-uusapan, naniniwala po ba kayo may katawan yan? Buti naman naniniwala ho kayo. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo ulit, importante po ba sa tao ang katawan? Of course. O sobrang importante? Sobrang importante. Alam niyo kung bakit ko tinanong ulit yan? Simple, pag tinanggal ko ang katawan, may tao? Wala. O pag tinanggal ko ang tao, may katawan? Wala. Ulitin kong tanong, importante o sobrang importante? Sobrang importante. O kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So anong nangyayari? Gusto niyo nang patayin? Kayo po ba, gigil pumatay? Huwag niyo muna po patahin. Mas maganda siguro ho, hayaan niyo muna po magkasakit. Totoo hindi? Kasi yun naman ang gusto ng tao eh. Pag napapabayan ang katawan, nagkakasakit. Totoo hindi? Sakalang naman nagpapagamot ang tao pag? Sakit. Oh. So ito yung totoo. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapagamot. Pag nagpapagamot, nagpapacheck up. Pag nagpapagamot, anong binibili?
Ang gamot, gastos hindi. Mahal o mura. Kahit generic pa yan, mahal po yan. Kahit less 25% ka pa. Ibig sabihin, pag hindi mo ginastosan ang gamot, ano ang mangyari sa sakit? Lalala, pag lumala ang sakit, ano ang mangyari sa katawan? Mamamatay na talaga? So, ibig sabihin talaga, gusto niya na talagang patayin. Huwag ho kayong magalala, papatayin ko rin yan. Huwag ho kayong magalala. Hayaan nyo man pong lumala. Ibig sabihin, hayaan nyo munang lumala. Kasi ito yung totoo eh. Ang tao po nagpapacheck up lang pag malala na ang sakit. Alam niyo po ang tao, hindi naman po natatakot. Alam niyo po ang tao kung bakit natatakot? Ito po yan eh. Hindi dahil dun sa sakit. Hindi siya natatakot na malaman ang sakit niya. Alam niyo kung saan natatakot? Bakit ayaw magpa-check up ang tao? Dahil po dito. Dahil ayaw pong gumastos kasi yung totoo. Alam niya nang masakit, pero bakit niya tinitiis? Kasi nasa isip niya ay gastos, pero hindi nila alam mas magastos pag lumala yung sakit. Ito ang problema. Akala nila, katawan lang ang naapektuhan sa tao. Pero hindi nila alam, apektado pa to. Totoo hindi. Kung ikaw estudyante, apektado pag-aaral mo. Agree? Ibig sabihin, apektado trabaho. Sa tingin nila, akala nila, trabaho lang ang naapektuhan, katawan lang ang may problema. Hindi ang hindi nila alam, apektado pa to. Totoo hindi? So, ibig sabihin, pag apektado trabaho, apektado ang kita. Pag apektado kita, siyempre, automatic po, apektado din ang pamilya. Kasi tingnan mo ah, pag wala kang trabaho, wala kang kita, apektado pamilya. So anong pantutustos mo sa pamilya mo pag hindi ka na kumikita, wala kang trabaho dahil may problema ang katawan mo. Ang pinakamalupit na apektuhan sa tao, eto yung pangarap. Tandaan ninyo, katawan lang ang ginagamit para makapagtrabaho, pag kumita ka, para abutin ang pangarap. Totoo hindi? Pag naabot mo na ang pangarap, aba, katawan lang din ang gagamitin mo. Hi. So, ibig sabihin, anong sense, buong buhay mo, nagtrabaho ka, oo nga, kikita ka, pero kung magkakasakit ka lang naman din. Aanin mo yung limpak-limpak mong salapay kung punong-puno ka naman ng sakit. Alam niyo, yung ubot sipon, ang hirap na nga eh. Eh, paano pa kaya kung may cancer ka? Eh, paano pa kaya kung may diabetes ka? Tandaan ninyo, sabi daw nila, madaling kitain ng pera pag masipag. Opo. Madali raw kitain ng pera pag matyaga. Opo, pero ito naman sasabihin ko, the moment na nalagkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Oh. Alam mo kung bakit ko sinasabi yan? Ang dami ko ng taong nakita, narinig, mayaman. Pero yung nagkasakit, ubus lahat ng kayamanan. Totoo hindi? Ito nga, kanina nag-uusap kami. Huli na akin kaumeron ako, bago ako pumunta, may kausap po ako. Ang problema, nangungutang na ngayon, samantalang siya yung pinakamayaman doon sa lugar nila. Nagsibentahan, alam mo, sakit, nagda-dialysis. So, nakuha niyo idea? So, ibig sabihin, aanin mo yung limpak-limpak mo sa lapi kung punong-puno ka namang sakit. Eto, mas masakit. Wala na ngang pera, mahirap na nga, may sakit pa. Yun ang masakit. Tata? Oh. Pero teka lang, Anthony. Teka lang, Anthony. Eh, bata pa naman ako, kaya hindi ako magkakasakit. Totoo, hindi. Kung sinasabi mong bata ka pa, ito sasabihin ko sa inyo. Alam niyo po ba, sakit ng matanda, sakit na rin ng bata. Alam niyo po ba, pinakabatang may colon cancer, 8 years old. Alam niyo po ba, sakit ng colon cancer, sakit po ng 60 years old pataas. Oh, sakit na matanda, sakit na rin ng bata. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, malaki katawan mo, hindi ka magkakasakit. Ang dami ngayon nagkakatrangkaso. Lalaki ng katawan. Overfatigue. Nakuha niyo idea? Yes. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang, Anthony, mayaman naman ako. O, walang kaso. Pero pag sakit ang pinag-uusapan, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ng tao, pantay-pantay. Gusto mo patunayan ko? Cory Aquino, lola ko po. Mayaman o sobrang yaman? Sobrang yaman. Namatay sa sakit aksidente. Tito Dolphy ko po. Tito. Mayaman o sobrang yaman? Namatay sa sakit aksidente. Kapatid ko po, Rico yan. Huwag ko kayong magalala, patay naman na sila. Huwag ko kayong magalala, patay naman na sila. Hindi na nila alam, hindi na sila makakaryak. Rico yan, bata, matanda. Mayaman o mahirap? Mayaman. Pero tanong, saan namatay? Sa sakit aksidente. Kita nyo na? Francis M. Pinsan ko. Mayaman o mahirap? Pero tanong, saan namatay? Sa sakit aksidente. Anong point ko? Bakit ko sila binabanggit? Simple.
Hindi natin pinag-uusapan kung mayaman o mahirap ka. Pag sakit ang pinag-uusapan, lahat ng tao pantay-pantay. Sila nga mayaman, hindi nakakaligtas. Hindi mas lalo yung mahirap, kaya ngayon ang mas mahirap. Nagkakasakit ka pa. Yun talaga ang masakit. Ako yung idea? Ngayon, sige Anthony. Sige Anthony. Ano naman ang gagawin mo para talaga makaiwas ka? Kanina, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Mr. Eli Olarve. Kanina, pinakita sa inyo kung gano'ng kaganda yung product, ano pa bang nagagawa sa loob ng katawan ho natin. So, ibig sabihin, wala na ho kayong choice, kailangan nyo na po uminom ng food supplement. Sa panahon ngayon, hindi po i-inventuin ang food supplement kung hindi kailangan. Alam nyo po, hindi po sila gagastos ng million-million sa pharmaceutical kung hindi po kailangan. Ang dami na po ngayon ina-advertise na food supplement. Nakuha nyo yung idea? Dati hindi uso. Ano na ngayon? Uso na kasi kailangan na po. Kasi antindi ng virus, antindi ng infection, antindi ng bakterya. Hindi na ho po basta-basta. Nakuha nyo po? So ngayon, food supplement. Pwede mo sabihin, teka lang Anthony, food supplement, gastos hindi. Mahal o mura? O kita mo na, hindi mo pa tinatanong kung magkano, mamamahalan ka na. Oh. Okay. Pwede nyo po sabihin sa akin, gastos po to. Tama po? Aaminin ko rin po sa inyo, totoo po, gastos po ang food supplement. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, ang dami mo sinabi, pinaligoy-ligoy mo, pagagastosin mo lang naman kami, pabibili mo lang naman kami ng food supplement mo. Kung akong tatanungin nyo po, tama po kayo, gastos po to. Gastos po food supplement. Pero kung tatanungin nyo po ako, di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Yes. Tingnan nyo po ha, sige po. Kasi tingnan nyo po ha. Bakit? Kahit hindi ka naman gumastos ha. Bakit? Pag nagkakasakit po ba, ano bang binibili mo? O gastos hindi? Tingnan mo to ha. Pag nagkakasakit, gumagastos. Para hindi magkasakit, gagastos ka rin. Pero anong gusto mong gastos? Gumagastos ka, healthy ka, o gumagastos ka, may sakit ka? Parehas na gastos. Ay. O, tingnan niyo po to. Ang malupit ito. Every time na gumagastos ka, o, may sakit ka, wala? O, komportable ka, hindi? O, saan ka naman ako? Ay, kung komportable ako sa arthritis ko. Masaya ako. Bakit? Ang sakit. Walang ganun. So, ibig sabihin, pag may nararamdaman ng tao po, hindi po nagiging komportable. Agree? So, ibig sabihin, yun po yung pakiramdam lagi ng tao. Sabi daw nila, sakit ng ngipin, sakit ng buong katawan. Imagine mo, ngipin pa lang yan. Eh, paano kung diabetes na? Eh, paano kung malalang cancer na? Nakuha niya idea? O ngayon, pag ikaw gumagastos, healthy ka, komportable yung tao, komportable katawan, kung okay ang katawan, okay ang trabaho, okay ang kita, kamusta ang pamilya, okay? Pwedeng abutin ang pangarap? Yes. Tandaan ninyo, katawan lang ang ginagamit ng tao para abutin ang pangarap. Nakuha niyo idea? Yes, yes. O ngayon, every time na gumagastos ka, ito malupit, every time na gumagastos ka, bumibili ka ng gamot, sinong yumayaman? Ang pharmacia. Tama po. Every time na bumibili ka, sa pharmacia, every time bumibili ka sa pharmacy, every time na bumibili ka ng product, sinong may mayaman yung mga malalaking pharmaceutical? And, totoo naman talaga. And, dapat lang naman sila kumita. Kasi nga, gumastos po sila. Nakuha niyo yung idea? And, wala kang choice. Eh, bakit pa sila negosyo kung hindi rin ho sila kikita? Tama lang naman po yun. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Every time na bumibili ka ng product, dito, gumagastos ka rin. Pero ito sasabihin ko, at least healthy ka. At bugod sa healthy ka na, business mo pa, bugod sa business mo pa, pwede ka pang kumita. Eto malupit. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. At bukod sa healthy ka na, kumikita ka. Eto mas matindi. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Eto malupit. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Wala lang, nagpapatalsik lang po ako ng laway. Napagod lang ako dun eh. Ano ngayon ang pakiramdam bukod sa healthy ka na, nakakatulong ka pa? Masarap o napakasarap? Alam niyo po ang totoo, dumating po kami sa point na nag-uumpisa ako dito, hindi pa ako kumikita. Pero ang sarap yata ng pakiramdam, may mga taong natutulungan ka dahil sa product natin. Alam niyo po, marami po taong kumikita sa labas. Pero hindi po lahat ng kumikita sa labas nakakatulong. Dito nga, hindi ka pa nag-uumpisa, hindi ka pa nga kumikita, nakakatulong ka na eh. Sa ganda ng product natin. Nabibigyan ng pagkakataon yung taong gumaling pa. Nakakala nila wala na silang pag-asang gumaling. Ang dami yata natin testimony. And in fact, wala nang kailangan patunayan kung bakit maganda product namin. Bakit? 8 taon na ho kami.
Hindi na namin kailangang patunayan na maganda product. Hindi ho kami tatagol ng 8 taon. Kahit pumunta ho kayo sa head office namin, araw-araw may pumipila para bumili lang ng product namin. Takawin nyo? Okay. Sige, Anthony. Okay yung product, okay yung business. Mukhang potential naman siya. Pero Anthony, sigurado ba talaga na yung negosyong yan ay talagang tatakbo, ay kikita kami talaga? Alam niyo, sisiguraduhin ko, ito po yung negosyo na sisiguraduhin ko po na hindi po siya seasonal. Ito po yung negosyo na hindi po ito panahon-panahon. Nakuha niyo idea? Anong ibig ko sabihin? Kasi marami pong negosyo sa buong mundo na depende sa panahon. Ang parol, tuwing kailan? Oh, di ba depende sila sa panahon? Ang prutas, tuwing kailan? Ang prutas, hindi po. Tuwing October, November, December lang ho silang malakas. Ang bulaklak, tuwing kailan? Oh, tuwing November lang. Ang kandila, tuwing November. Tsaka February, ang palaspas. Oh, ngayon po yun, ngayon. Ngayon. Ngayon sila kikita. So, anong ibig sabihin? Tuwing Semana Santa po yan. Pero buwan-buwan po ba gumagawa sila ng palaspas? Ikaw naman, buwan-buwan din bibili. Hindi pwede yun. So, ibig sabihin, may mga negosyo po depende sa panahon. Ito po ba depende sa panahon? Hindi. Kasi anytime, any moment, ang tao pwede magkasakit. So, ibig sabihin, anytime, any moment, dapat iingatan mo. Kaya hindi po ito panahon. So ngayon, teka lang Anthony, pwede nyo pang sabihin sa akin, talaga bang tatagal pa siya? Talagang tatakbo pa talaga yan? Alam nyo, sa totoo lang, kung tatanungin nyo po ako, maganda po ba tong negosyo to? Maganda. Ito, totoo? Maganda. Ito? Hindi. Opo. Sige po, kaya ko po tinatanong ko sa inyo, kasi technology, magandang business po to? Kasi para may kumpara ho natin. Kasi ang maganda ho dito, kaya ko ikumpara yung negosyo ng technology sa negosyo ng health. Kaya ko to ikumpara. Pero kung tatanungin nyo po, maganda tong negosyo, yun nga lang, ang laki ng perang ilalabas mo para sumabay sa ganitong negosyo. Ang laki, million-million ang ilalabas mo. Dapat, pag nagnegosyo ko ng ganito, dapat mabilisan ang pagbebenta. Kasi pag hindi mabilis ang pagbebenta mo, mabilis din po siya mag-phase out. Sa panahon ngayon, ang mga gadget, ang bilis mag-phase out. Nag-i-evolve ka agad sila. Nakuha niyo idea? Mabilis magpalit. Parang ganito, dati noon, hindi naman po cellphone ang meron tayo. Ano ba dati noon? Beeper lang. Ano na ngayon? Cellphone. Dati noon, typewriter lang. Ano na ngayon? Desktop na, computer na. Dati noon, ang cellphone, karamihan, may keypad. Ano na ngayon? Touchscreen na. Ibig sabihin, aba, wala nang keypad. Aba, darating ang panon, baka no touch na to. Bakit? Kasi ninakaw na. Biro lang po, biro lang. So, ibig sabihin po, ito po yung negosyo ho natin para mas maintindihan ninyo kung ang technology po nagbabago-bago. Nagbabago, nagpapalit-palit po. Sa tingin nyo po ba, ang sakit kaya nagbabago din? Nagbabago din? O sige, tingnan ho natin kung ang sakit po ba talaga nagbabago o hindi. O tingnan nyo po ha, yung arthritis nun, anong tawag ngayon? Arthritis pa rin. Diabetes nun, anong tawag ngayon? Still, diabetes pa rin. Nagbabago hindi? Cancer nun, anong tawag ngayon? Cancer pa rin. 10 years from now, ang sakit na cancer, anong tawag? Still, cancer pa rin. Hindi nagbabago. Anong ibig ko po sabihin? Ito po punto ko. Hanggat may sakit. Kung ang sakit hindi nagbabago, itong ibig sabihin. Hanggat may sakit, may katawan. Hanggat may katawan, may tao. Hanggat may tao, may... Hanggat may health, may product, may aim global! Alam niyo kung bakit? Hanggat sakit ang pinag-uusapan ho natin, ang involved lagi po dyan, tandaan ninyo, katawan. Hanggat katawan ang pinag-uusapan ho natin, laging involved po dyan tao. Hanggat tao ang involved, health po ang laging involved po dyan. Konektado po lagi yan. Hanggat pag pinag-uusapan ho natin yung health, involved lagi yung product po natin dyan. Mawawala lang ang business mo pag nawala ang tao. Tanong, kailan po mawawala ang